Sa huling araw namin dito sa bahay ng San Narciso, ay sinulit na namin ang pagkakataon na mapuntahan ng isa sa mga magandang beach campsite na kabubukas lang nung nakaraang taon. Salamat nga pala kay Sir Julius na naging dahilan para marating namin ang magandang campsite na ito. Kaya kung ang hanap nyo ay malawak na beach campsite na matatanawan napakagandang bulkang mayon, ay panoodin mo ang masayang araw naming ito. After ng masayang episode namin sa Nupan Beach Resort ay naisipan namin na dito naman kami pumunta para sa last adventure namin dito sa SNQ. At mula sa bayan ay kailangan namin bumiyahe ng kalahating oras para marating ang Barangay Villareyes. Siya nga pala na ang daan papunta sa beach campsite na ito ay ang daan na papunta sa bahay ng San Andres. Kaya kung magko-commute kayo ay pwede kayong sumakay ng bus or van na biyaheng San Andres, Quezon at bumaba lang kayo sa Barangay Villareyes. At pag nakita nyo na ang sign na ito ay lumikulang kayo sa kaliwang bahagi at doon ang daan papunta sa campsite. At mula dito sa labasan ay kailangan pang magbiyahe ng 2 kilometro para makarating sa campsite. At sa bungad pa nga lang ay may mga rough road na agad na sasalubong sa inyo, kaya mag-ingat kayo sa pagdaan dito. Sundan nyo lang ang mga signage sa daan at makakarating kayo sa campsite, pero ilalagay ko din yung link ng Google Maps sa baba para mas madali nyong makita at mapuntahan. Halos ang ilang minuto naming biyahe mula sa labasan ay nakarating na kami dito sa Paraiso de San Narciso Beach Campsite. Pagdating namin ay naisipan namin na mag-setup na lang ng mga gamit namin dahil dito kami magka-camp ngayong gabi. While I'm gazing through my window tonight. Siya nga pala na ang entrance fee dito ay 60 pesos kung day tour at 120 naman kung overnight. 200 naman para sa tent pitching at meron din silang mga rooms, cabana and tent na pwede nyong rentahan kung wala kayong mga dala. Ilalagay ko na lang sa baba yung iba pang details at ang FB page ng campsite na ito. Sometimes the choices I've made have been hard to understand. At dahil weekdays noon ay halos kami lang ang guest nung araw na yon, kaya sobrang tahimik at payapa ng paligid. Dahil malapit ng dumilim ay naghanda na lang kami ng aming hapunan para makakain at makatulog ng maagap para bukas na lang mag-explore at sulitin ang lugar na ito. Ready.
Kinabukasan ay maaga pa kong gumising dahil may isa talaga akong inaabangan dito sa lugar na ito na gustong gusto kong makita. Ito nga ang bulkan Mayon na tanaw pala dito tuwing maaliwalas ang kalangitan. Nakakatuwa dahil hindi kami nabigo na makita ito at totoo nga na kahit malayo ay kitang-kita ang magandang bulkan dito. Kaya naman dali-dali kami naglagay ng upuan sa tabing dagat para pagmasdan ang ganda ng Mayon at pagsikat ng araw. Nakakatuwa na kahit sa malayo lang natatanaw ang Mayon dahil nga nasa harapan na ang lugar na ito ng buong Kabikulan ay talaga nakakamangha at maiisip mo na napakahiwaga ng bulkan na ito. Kaya sa susunod na pagkakataon ay pupuntahan din kita at mas makikita kita ng malapitan. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want. At habang iniintay namin tumaas ang tubig ng dagat para makaligo at makapaglangoy, ay nag-almusal na muna kami. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Nakakatuwa lang isipin ang lugar na ito na ang dating plano lang sana ng may-ari ay gawing bahay bakasyonan. Pero nang makita nila na magbibigay pala ito ng trabaho at oportunidad para sa mga local community dito, ay naisipan na nila itong buksan sa publiko nang sa ganun ay makatulong din sila. Pagkalipas nga ng ilang oras ay unti-unti nang tumaas ang tubig sa dagat, kaya pagkakataon na namin para suliting maligo, mag-explore at mag-enjoy sa lugar na ito. Try.
the stars in the sky? Did we ever stop and wonder why? We let our love shine all through the night. Just you and me, babe, until the morning light. The morning.